Guys, good morning. Ako naman si ano, Rafael Vergara. Ang background ko, bago ako na-invite dito sa Empowered Fusionism, dati ako nagpo-conductor sa inyo. Ang biyahe ko, Padilla ko bawat tipolo. Diba? Nung una, ayoko rin ng ganitong klase ng business, yung kumakausap ng tao, diba? Nag-i-invite. So tingin ko kasi rito, pag wala kang invite, walang kita, pag walang benta, walang kita. Sabi ko, ito is stable. Ang nag-invite sa akin dito is dati kong kasama, o kapitbahay, dati kong kalugar, sa may silihan, si ka-church din namin, si Applain Jun Amin. Okay, dati siya magbubuti. No? Imagine nyo nag-invite sa akin dati magbubuti. Kaya ang hirap maniwala na pag in-invite ka ng isang dati magbubuti, ito sasabihin sa'yo may online music. Ang hirap eh, di ba? Ang hirap maniwala. Bakit? Kasi sa panahon ngayon, ultimo yung mga nag-aral. Di ba? Pagka-graduate, hindi naman yumaman. Diba tayo pa kaya na hindi naman halos nakapag-aral, sasabihin mo yaman. So, nung una hindi rin ako naniniwala. And ayoko ng ano, network marketing. Ayoko ng pyramid, di ba? Kasi tatakot ako sa scam. Kaya hindi naman ako talaga nag-join agad. Nangyari kasi yung kaibigan ko, siya nagkaroon ng sasakyan, nagkaroon ng sarili niyang bahay, naalis dun sa squatter area, sa lugar namin. So, parang na-inspired ako na i-work out din yung business na. Nag-start ako, gaya nyo, sama-sama lang, pag may mga presentation. Di ba, naalala ko, offline pa dati. Sama-sama lang ako. Hanggang sa, kasi gusto kong, ano eh, gusto kong yumaman din eh. Gusto ko ng kotse, gusto ko ng bahay. So, sabi ng apply ko, kung gusto mo ng resulta, kung gusto mo makuha yung resulta ko, ang kinakailangan mong gawin, gayahin yung mga ginagawa ko. So, syempre, hindi ko naman nakita lahat ng ginawa niya nung una, anong ginawa ko. Nagpaturo ako sa kanya. Sabi ko, sige, apps, turo mo sa akin step by step, paano gagawin? Diba? Dati, offline, sobrang hirap kasi nagpa-flyers pa kami, namumusakal kami kung saan-saan kami kumakausap ng tao. Diba? And ngayon, alam niyo sa panahon ngayon, sobrang dali na, sobrang gaan na ng negosyo natin. Bakit? Mag-online na lang. Pinakamaganda pa rito, meron kayo mga admin, may mga upline kayo, na mga may resulta na, tama ba? Na kung saan, is ang bilis na ngayon. Bakit? Itinuturo namin lahat ng sikreto. Paano namin napalaki yung network namin, international, through online. No? And dito guys, tandaan nyo, hindi tatanungin ano background mo, ano natapos mo. Yeah? Kung matalino ka o hindi. Dito, tatanungin lang namin kung determinado ka rin baguhin ang buhay mo. At gawin yung mga ginawa namin. No? So, and naniniwala naman ako sa inyo guys na lahat kayo, kaya nandito, is gusto nyo ng pagbabago. Tama ba? Gusto nyong kumita ng malaki, gusto nyong makatulong sa magulang, sa kapatid, and matupad yung mga pangarap nyo. And guys, nandito kami para i-guide kayo. Napakaswerte nyo kasi dito lang sa team natin, sobrang ganda ng sistema. And meron tayong online hub na tinatawag. Na kung saan, doon kayo ngayon mag-online. Tama ba? Doon kayo ngayon mag-online. And may mga ano dyan, may mga rules dyan sa akin. Respect nyo yung rules. No? Sundin nyo yung mga apply nyo. Bakit? Kasi ang mga apply nyo, bago nagka-resolve, sumunod din muna yan sa rules. No? So, dito, wala naman kaming ituturo sa inyo na ikakasama nyo. Lahat para sa ikabibilis ng network. Okay? Ang maganda dyan, sasamaan pa kayo ng mga apply nyo, sasabayan namin kayo sa paghataw. And dito, ano, tsagain lang natin. Okay? So, ano nangyari? Ito po, nangyari sa akin. After ng ilang taon, syempre, yung motorsiklo na pangarap ko dati, dito ko nakuha. Okay? Then kasunod dyan, nabili ko hindi pala pangarap yan. Nagkaroon ako ng second na kotse. Kasi inspired ako magka-kotse. Sabi ko kahit ano. Yeah? Kaya, aware kayo dapat. Pag tinanong kayo anong kotse mo, huwag mo sasabihin kahit ano. Di ba may ganon? Kahit ano, basta kotse. O tingnan mo, binigyan ako ng kotse kahit ano. Cherry QQ. Ako lupet, never heard before. Di ba? Cherry QQ, sabi ko, ano ito, cellphone? Eh, nakita ko may bulong, umaandar, may aircon, sabi ko, pwede na to. Wala ko alam sa kotse, di ba? Ayun, good news, after 3 months, tumitire. Pag sumasamba kami ng asawa ko sa Antipolo, humihinto, bigla yan sa may alta. Sasabihin ko, haluminto. Sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ko, tulak mo. Tutulak namin, ilalak namin doon, magta-tricycle kami papuntang Kapilya. Diba? Nakakatuwa, kasi ano eh. Kapag, sino mag-aakala na ganun yung mabibili kong kotse? Kasi first time. Tama ba? First time. Kaya ang ginawa ko guys, sinataw ko yung online business. Yung tinuturo namin sa inyo, ginataw namin yan. Dito ako nagsunog ng kilay. Dito ako nagsunog ng panahon.
actually, nung hinataw ko to, kasi naramdaman ko na may malaki potential ng negosyo to, hindi ko na pinakawalan, nag-commit ako, nag-decide ako. Kaya gusto ko, ngayong araw na to, lalo na sa mga bago, mag-decide kayo. Na kung gusto nyo mabago buhay nyo, mag-decide kayo. This time, haatawin nyo, tatrabawin nyo yung power, kahit anong mangyari. Kahit masagasaan yung mga personal na gusto mo, na gusto mo. Kasi marami tayong mga hilig, tama ba? Na nung wala pa tayo sa empowered consumerism, eh yung araw-araw natin ginagawa. Correct? Tumukha ng panonood ng TV, pamamasyal, ano pa ba? Kaya yung pag-ismisan, dagdag pa yan, di ba? Ilang oras kasi gumugugol yung ismisan, matagal-tagal yan, no? Lalo pag marami, magagaling yung ano mo, pag-ismisan. Ilang oras, bakit ko alam? Okay, sa lugar namin, magagaling yung mga tao sa lugar. Kumpukan yan kahit saan. No, parang may mga klan-klan pa yan. May mga klan yung single pang, dito nagkikismisan yan. Di ba? Yung mga nanay, yung mga paramihan ng anak. So, ganun siya guys. Dito, lahat yun is pwedeng sa hub, hindi nyo magawa. Bakit? Sa hub, may policy tayo. Tama? Sa hub, hindi na kayo makakanood ng TV. Number one yung paborito ng marami. Kasi wala tayong TV sa hub. No? Anong gagawin natin sa hub? Gagawin natin sa hub is to pa rin yung mga pangarap nyo. And para matupad yung mga pangarap nyo, kinakailangan ng sacrifice. Lahat ng top earner na kumita ng malaki, nag-sacrifice yun. Umalis sa comfort zone. Tama? Parang ako guys, dati hilig ko is manood ng TV, mag-basketball, and mag-online games. Diba? Ang sarap niyang mga yan eh. Siyempre, tumambay. Alam niyo ba nung umahataw ako, lahat ng yon is kinalimutan ko muna. Or iniwanan ko muna. Ngayon mangyayari sa inyo yan, iiwanan niyo yung mga bagay na hilig niyo. Tama, minsan, madalas nga rito yung mga distributor dito sa nasa hub. Pag birthday, di na nakakawi eh. Dito na sa amin nagbo-birthday. Diyan na sa hub nagbo-birthday. Tama, may mga kasamahan pa tayo dito. Dito nag-18 birthday. Di ba? Oh. And, guys, kahit yung mga ano, mga importanteng okasyon minsan sa pamilya, minsan yung iba hindi nakakauwi. No? Yung mga hilig nyo, online games, dito bawal number one games. Sa hub. Kasi nandito tayo, hindi para maglaro. Nandito tayo para tuparin yung pangarap nyo. And syempre, para matupad pangarap nyo, umataw tayo. Bawal yung mga bagay na makakabagal sa network natin. Pure, ang gagawin natin sa hub, is hatawin, madaliin, kuhanin yung mga resulta nyo. Para pagkuha ng resulta nyo, mabalikan nyo ng mabilis yung mga bagay na iniwanan nyo. Yung mga bagay na hindi nyo nagagawa. Like ako, imagine ha, tingnan nyo ha, ngayon, guys, dati kinalimutan ko yung pagbabasketball. Tama ba? Araw-araw talaga nagbabasketball ako dati. Pero, nung nag-empowered ako, kinalimutan ko yan, din ako nagbabasketball. Totoo lang, kahit sanglit, I think nasa 2 years tuloy-tuloy yun walang basketball. 2 years tuloy-tuloy walang basketball. Pero nung yumaman ako, binalikan ko unti-unti yung mga bagay na yun. Ang sarap mag-basketball pag ganito karami yung spots. Tama, yung tipong magbabasketball ka, ang dala-dala mo, naka-Ford Mustang ka. Diba? Yung tipong pagbukas mo ng trunk, ang dami sapatos, hindi mo pa maalaman anong gagamitin mo. Si ganda ng jersey mo. Diba ang sarap ng ganun? Hindi ka na nakapag-online games kasi nag-empowered ka, umato ka sa hub, bawal ng games. Pagyaman mo, kahit bumili ka ng pinakamagandang gadget, ang laro. Bakit leverage ka na nun? Tama ba? Hindi ka na nakapag-date, hindi ka na alam niyo ang sarap nakipag-date, pagka ikaw nagdadrive ng sarili mong konti. Tama? Masarap balikan yung mga bagay na hindi nyo na nagagawa pag kayo, resultado na. Pwede nyo balikan. And kahit panonood ng TV, hindi ko na nagawa dati. Tingnan nyo guys, ngayon, na resultado na ako. Ang sarap manood ng TV pag ganito kalaki yung TV. Yeah. Ang sarap manood ng TV pag naka-aircon ka at ang sarap upuan ng sopa mo. Yes. Tama ba? Yung tipong dyan ka na makakatulog. No. Kasi matil na pili ni ate. Sobrang sarap. And guys, lahat ng to is pangarap ko lang dati. Sabi ko nga, nakuha ko siya kasi nag-sacrifice ako. Tama? Even kahit nanay ko, sobrang negative mga kapatid ko, negative sila sa negosyo ko. Sabi ko, gusto ko magka-resulta. Ang tagal ko na nakikinig sa nanay ko, sa mga kapatid ko. So,
sabi ko, this time, yung sarili ko naman pakinggan ko. Tama, kakapakinig ko sa mother ko, yun nga yung naging resulta ko. Yung sabi ko, ngayon, ako naman yung magde-desisyon. Sino yung papakinggan ko? Ang gusto ko naman pakinggan ngayon, yung taong may resulta din. Sabi nga nila, kung gusto mo magka-resulta, makinig ka, dumikit ka, magpaturo ka sa mga taong may resulta at naging successful. Kung gusto mong hindi maging successful, makinig ka, dumikit ka, maipagbarkada ka sa mga taong hindi rin, ganun kasimple. Tama ba? Kaya pipiliin nyo yung sasamahan nyo, papakinggan nyo. And good thing, dito sa Empower, makikinig kayo sa mga taong positive, sa mga taong may resulta. Ilan ba may resulta sa team natin? Sa grupo nyo lang, ang car achiever natin, tatlo. Upline Neil, upline Dexter, and upline Rudy B. Maraming mag-agit sa inyo. Bonus pa ako. Tama? Bonus pa ako. Pwede namin kayong i-guide. Nga lang, syempre, makinig po kayo sa amin. Magpahilap po kayo sa amin. Okay? Kung ano man yung mga naging hindi natin pagkakasunduan dati, kung meron pa rito, alisin na natin. 2020 na kasi eh. Panahon ng hataw ngayon. Tama? 2020, nandoon yung panahon ng drama pa. Mga baguhan pa tayo. Ngayon, 2021, dapat magmamature na tayo. Tama? Kasi dito, susuntikin na natin yung mga pangarap nyo. Tandaan nyo, yung nakaraan taon, 2020, para sa akin, yun na ang isa sa pinakamabigat na taon na nangyari sa buong buhay ko. Na nasaksihan ko. And umukit na rin sa kasaysayan yung 2020 na yan. Bakit? Diyan sa Pilipinas, ha, diyan pumutok ang vulkan, Taal. After pumutok, nag-lockdown, nagkaroon ng pandemic, COVID-19. Milyong-milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. Tama. Milyon din ang mga nagutom. Milyon na rin ang namatay. To be exact, 1.4 million namatay na sa COVID-19. Sa sakit na yan. Tama. And after nun, hindi pa natatapos yung pandemic, binagyo tayo. Ang dami natin mga nakita sa news, kahit kakilala, nawalan ng bahay, na-wash out. Tama ba? Marami namatayan pa. And sabi ko nga eh, yung 2020 na yung sobrang bigat. Bakit? Ang dami talagang umaangal. Tama, na naghihirap sila. Pero ang good thing guys, lahat tayo nakaligtas. May isa sa inyo walang nadamay sa COVID-19. Anong point ko? Yun na yung pinakamabigat na pagsubok. This 2021, nalagpasan na natin yun. Tanong, ano pa kayang pagsubok ang hindi natin maalalagpasan? Samantalang nalagpasan na natin yung 2020. This 2021, panahon na to ng pagkuha ng resulta. Tama, kasi sabi nga nila, after matinding pagsubok, result na ang kasunod niyan. Kaya guys, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong titigil sa pag-abot ng pangarap. Baka mamaya, kung kailan nasa 2021 na tayo, nalagpasan na natin yung mabibigat na pagsubok. Saka pa kayo biglang bibitaw dahil sa konting, alam niyo, konting problema lang. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo guys, pag may problema kayo, magsabi ko sa upline para mapayuhan kayo ng tama. Yun yung trabaho namin. And bandang huli kasi guys, yung emosyon na natin dito eh. Yung emosyon na natin dito ang pag-uusapan natin. Habang tumatagal na rito sa Empower, minsan ang nagiging kalaban mo yung sarili mo na. Tama, hindi lang ibang tao. So mahirap kalaban yung sarili. Kaya dito dapat kontrolin yung emosyon. Tuloy-tuloy lang tayo sa goal natin. Every time nade-drain ka, every time nakakaranas ka ng drain, parang may pagsubok sa'yo, magsabi ka sa upline, magsabi ka sa amin, papayuhan namin kayo, ano yung dapat yung gawin. Yun yung trabaho namin, yun yung trabaho ng coach nyo, ng trainer nyo. Tama, may training tayo eh. Yun yung trabaho namin, i-guide kayo, mentoran kayo. Then, ang kukuha ng mga pangarap nyo, kayo pa rin. Kayo pa rin ang tatrabaho. I-guide lang po namin kayo. Ganun ka-importante ang coach. And alam nyo ba, para kumita ka ng sobrang laki, naniniwala kayo dapat meron kayong coach. Para magtagumpay ka sa isang bagay. Sa basketball, ganun ka-importante ang coach. Pag walang coach, yari na ang isang team. Tama ba? Huwag tayo lumayo, Manny Pacquiao. Alam nyo ba, kada laban ni Manny Pacquiao, nagbabayad siya ng mahal sa trainer niya, sa coach niya. Alam nyo ba yun? Nag-google siya ng ilang milyon para lang sa Buboy, assistant, yung coach ni Manny Pacquiao. 20 million ang kinikita sa pag-train sa kanya.
gaano kamahal. Samantalang dito sa Empower, pag-uusapan natin dito, pag-abot din ang pangarap mo, pagyaman mo din, pero libre ang coach mo. Yes. Pipityogin ba coach nyo? Hindi. Cut-achiever ang coach nyo. Milyonaryo na rin mga coach nyo rito. May bonus pa kayo, top 7 ng company. Isa sa inyo. Yes. Kahit isa sa inyo, meron ba ako siningin? Diba? Kahit na, 150, wala kayong binayad eh, no? Ako pa yun, oh, subscribe na! YouTube channel ko, Rafael Vergara, subscribe ko yun dyan. Maraming mga video doon. And hintayin nyo doon, may pinikula ako ilalabas doon. Diba? Grabe guys, ganun namin gusto na makuha nyo rin yung mga pangarap nyo. Kasi hindi na ang issue rito yung result namin. Yung mga upline nyo, may mga resulta na yan. Ang gusto lang namin ngayon, kayo ng mga bago, maabot nyo rin yung mga pangarap nyo. Tama? Lalo na yung mga tinutulungan nating OFW abroad. Diba guys, kasi naniniwala ako, kung nagsasakripisyo kayo dito sa Pilipinas, matindi ang sakripisyo ng mga OFW. Tama, ng mga kinakausap nating OFW, kasi kala nung iba, kaya tayo nagre-recruit ng OFW, gusto natin pagkwartahan. Tama, hindi alam ng marami. Ang goal ng UDT, ang goal natin dito sa Empowered Consumer Disease, kaya natin ini-invite yung mga kababayan natin OFW na yan. Alam natin kasi yung hirap nila. Alam natin yung sakripisyo, yung sinasabing sakripisyo nila. Nung time pa lang na nagpaalam sila sa asawa nila nung nandito sila sa Pilipinas na gusto nilang mag-abroad, sobrang hirap na desisyon yun. Like kayo, di ba nag-desisyon kayo? Gawin ng Empowered. Sila rin, sa pag-abroad may desisyon yan. Sobrang bigat. Gano'ng kabigat yun, yung mahal mo sa buhay, handa kang iwan ng ilang taon. Ang bigat nun, magpapaalam mo sa anak mo kung may anak ka, mag-abroad ka. Tapos dalawa, tatlong taon ka mawawala. Ito malupit, pag sampa mo sa aeroplano, hindi mo pa alam kung ano yung pwede mangyari sa'yo sa ibang bansa. Yung time pa lang na nagpapaalaman sa anak eh, nanay sa anak, tatay sa anak. Nakapanood na kayo sa Facebook ng ganun. Iyak nang iyak yung bata. Yung isa sa paborito na panood ko yung kay Willie. Yung kay Willie na nagpaalam yung ano, yung magulang mag-aabroad. Sabi nung bata, bakit mo kami iiwan? Ako mahal mo kami. Ang hirap noon, guys. Isang mabigat na decision yung ginagawa ng OFW para mag-aabroad. And tayo, guys, kaya natin sila ini-invite para matigil na yung ganyan. Bakit po? Ilang OFW ang lumaki ang anak nang walang guidance ng magulang? Nag-aalaga sila ng ibang bata doon samantalang yung anak nila rito. Hindi nila alam kung sino yung nag-aalaga. Nag-aalaga sila ng batang may sakit doon samantalang yung anak nila rito hindi nila mahawakan pang may sakit. Ilang birthday na yung pinaghanda nila doon, pinag-silver nila doon, pero yung anak nila rito nagbo-birthday na walang gana nilang tapat. Diba? And ilang graduation na yung nangyari na yung walang sumampang magulang kasi nasa and guys, nakita ko siya. Nakita ko yung sacrifice ng mga magulang. Kasi every time magta-travel kami ni Abdesa, punta kami ng Hong Kong, punta kami ng Korea, punta kami saan-saan, nakakausap ko yung mga leaders, mga downline natin doon, na yung mga magulang na, alam mo, pag nakukwentuhan kami, oh, Brad, saan nag-aaral yung anak mo? Kasi pagsasamba kami sa ibang bansa, sasamba rin kami doon. Nakakausap namin. And nakakwentuhan lang, kamusta yung ano, yung family sa Pilipinas? Okay lang, tuntua sila. Okay lang, alam mo ba, aprap yung anak ko na pag-aaral ko sa Miriam College. Kuntoa sila. Pag tinanong mo magkano tuition fee ang mahal. Tapos pag nakikita ko yung magulang doon, pag nakita mo yung itsura, sobrang ang tanda na ng itsura. Hindi maasikaso yung sarili. Tapos yung mga anak dito nagaganda, nagagawa po, nabibigay yung pangangalan. Hindi nila alam yung magulang nila doon, ang trabaho sa Korea, nag-i-street, ano, yung naglilinis ng street. Pagdating sa hapon, nag-i-dishwashing pa sa restaurant. Pagdating ng gabi, sumasideline pa. Sabi ko, kung nakikita ng mga bata, yung itsura ng magulang nila sa abroad, hindi nila sasayangin, ultimo, konting sentimo. Papahalaga nila. Baka sabihin nila, mauwi ka na dyan, dito na lang tayo. Kasi kahit ako, hindi ko kinaya, hirap eh. Diba? Sabi nga ni Joseph Lim, siya nag-post siya eh. Isang araw lang siya nawala sa anak niya eh. Miss na miss niya na eh. Ano pa kaya yung mga OFW? Tama, kami pag nagta-travel kami, 2 days, 3 days,
Miss na miss ko itong bahay, miss na miss ko yung anak ko. Diba, ano pa kayo mga OFW? Taon ang isinakripisyo. Kaya tayo guys, ang goal natin, turuan natin sila ng magandang online business. Yung tipong hindi nila kinakailangan mamuhunan na sobrang laki eh. Tama! Ibigay natin yung magandang best na servisyo sa kanila. Maging tapat tayo sa kanila, maging honest tayo sa kanila. And i-goal natin, maraming OFW ang hindi na maglumayo sa pamilya. Yung tipong makapurgod na rito sa Pilipinas, makasama natin, nagninegosyo ng online, matuko sila. Tama ba? Para mabawasan yung mga naghihiwalay na mag-asawa kasi long distance. Tama, yun ang nagiging problema ng marami. And alam niyo ba, ang dami nang natulungan ng Empower sa ganyan. Especially yung team natin, yung DP. Tama. Kaya yung mga leader nyo, i-motivate nyo na maigi, explain nyo na maigi, support nyo, ibigay yung 100% na servisyo ng totoo. Alam nyo guys, pag ganyan ang puso mo, pagpapalain ka. Tama. Kahit wala pa sa'yo yung mga katangian ng isang magaling na coach, mentor, at saka isang magaling na leader, unti-unti, pag ang puso mo ganyan, ibibigay sa'yo unti-unti. Ibibigay din sa'yo yung mga tamang tao. Bakit? Kasi tamang tao ka rin. Tama ba? Pag tamang tao ka, makakakuha ka ng tamang tao para sa network mo. Matutulungan mo sila, matutulungan ka rin nila. And sa huli, yung pagtatagumpay, ibibigay din sa'yo. Tama. Wala naman kasi tayo ipagmamalaki. Ako, wala akong pagmamalaki. Konduktor lang ako ng jeep, ang applied lesson nyo is third year high school lang yan. High school lang yan, hindi nyo pa natapos. Wala kami ipagmamalaki, pero tignan nyo yung result namin. Naniniwala kami yung nangyari sa amin. Isang ano rin yan, may himala rin. Bakit? Kasi ang puso namin, gusto namin makatulong. Alam yan ng mga apply nyo. Every time nag-aayos kami ng mga problema, tama ba? Alam nila yan na nangingibabaw yung concern namin. Sa totoo lang. Bakit? Kasi naniniwala kami, lahat tayo is may karapatan, babago ang buhay. Magiging guide nyo lang kami. Kami lang yung magiging parang leader nyo, coach nyo, mentor nyo. At i-guide namin kayo para mangyari. Gusto nyo ba yung gano'n? Yes! Ito yung pinakamasarap sa negosyo natin. Ito yung pinakamasarap sa negosyo. Yung nakakatulong kayo sa ibang tao. Guys, kami ito. Pakita ko sa inyo, nawala na tuloy ako. And ito. Second result ko, Montero Sport. Unti-unti yan. First time ko sa networking, hindi ako magaling mag-talk. Wala lahat eh, ng katangian. Wala lahat. And takot ako makipag-usap sa ibang tao. Ayoko ng maraming tao kinakausap. Pero unti-unti, natututunan yan. Tama ba? Kung yung mga bagay nga, yung mga trabaho nyo, na hindi nyo linya dati, inaral nyo. Nag-undergo kayo sa OJT, sa training. Para matutunan mo siya. Tama ba? And ito, ganun din. Kahit hindi mo ito linya, dahil sa kailangan mo to, dahil sa ito yung kakabago ng buhay natin, pwede natin siya linyahin, unti-unti. Dapat open-minded tayo sa ganun. Tama, kasi new normal na rin ngayon. Hindi mo pwedeng asahan yung alam mo lang trabaho mo. Tama, lalo na sa mga OFW, yung mga kababayan natin, na hindi natin alam, baka pwede pa magkaroon ng another virus o ano. Advantage ka, pag meron ka ng hanap buhay, tapos meron kang online business. Pero mas advantage ka pag alam mo na talaga, minaster mo na mabilis, pinukusan mo na matindi itong online business na to. Kasi kung ano yung result namin, yun yung makukuha. Okay? Guys, nung nakuha kayo Montero Sport, yung mga negative kong kaibigan, nag-join na sila ng DMT. Dati pinagtatawanan ako ng mga kaibigan ko nung nag-start ako. Pero sabi ko nga sa inyo, huwag niyong titigilan yung negosyo to. Kahit pagtawanan kayo ng magulang nyo, ng kapatid nyo, ng mga kabatch nyo, at mga kaibigan nyo, okay lang yon, kasi hindi naman nila naiintindihan yung ginagawa natin. Kasi hindi naman sila yung umaati ng training. Tama ba? Hindi naman sila yung nasa hub. Kayo naman yung nandoon. Kaya, huwag nyo silang painggan guys. Atawin nyo, trabawin nyo. And ang sarap, pag nakuha nyo yung resulta nyo, alam nyo na yung upline name, Dexter, and upline Rudy Binyo. And dito, naniniwala kami sa team nyo, this 2021, marami rin magkakaresulta. Yes. Diba? Ngayon pa lang eh. I-feel mo na siya. Wala ka pa masyadong tao na i-feel mo na siya mangyayari. Kasi ganyan rin yung ginawa namin. Tama? And dito nakikita na namin unti-unti yung mga potential yung mga susunod na magkakakonte. Tuloy-tuloy mo lang. No? Huwag lang kayo magpapasaway sa hub. No?
I-respect nyo lang yung mga apply, mga admin. Okay? And, sumunod dyan, syempre, eto yung picture pala ng kasawa ko. Noon natitinda pa siya ng gulay sa Palente. Nandyan pa kami sa Ispater area dati. Ayan si Up-Up, yung panganay kong anak. Diba? Mag-iisang taon pa lang dyan si Up-Up. Ngayon, 10 na si Up-Up. Imagine, 9 years yung nakalipas. Eto na yung buhay na. Diba? Sabi ko nga, ay buti hindi ako nakinig sa nanay ko. Buti hindi ako nakinig sa mga kapatid ko. Sa mga tropa ko na mga negative sa negosyo ko. Kasi kung nakinig ako sa kanila, malamang hanggang ngayon, conductor ako sa jeep. Hanggang ngayon, nandiyan dyan pati kami. Buti na lang, pinakinggan ko yung upline ko. Buti na lang, pinakinggan ko yung coach ko, yung mentor ko. Ama, kaya hanggang ngayon, very thankful ako sa mga mentor, sa mga coach, sa mga upline. Kasi kung dahil sa kanila, kung dahil sa pagtsatsaga nila, wala rin kami rito. Ama, yeah. Ngayon pa lang, pasalamatan nyo na yung mga upline nyo. Kasi yan yung nagiging kasangkapan din para mas magawa natin yung negosyo. Okay? And ngayon naman guys, grabe, eto yung dinadrive na kotse ng asawa ko. Montero Sport. Diba? Brand new. Pang ilang kotse na ba namin yan? Diba? Pang apat na kotse na namin yan. And eto yung napatayo namin bahay. Dati, nakatira lang kami sa squatter area, nakikitira kami sa nanay ko, kami mag-asawa. Pero sabi ko, dahil sa empowered consumerism, magkakaroon din kami ng bahay. Hindi ko naman sukat akalain na ganyang kalaking bahay. Tama, ang hinihiling ko, bahay lang. Pero pag hinataw mo, binigay mo yung best mo, ibibigay sa'yo talaga yung best din na result. Tama ba? Yes. And after niyan guys, dito ko naranasan magkaroon ng una kong sports car, yung The Genesis. Dati ko sila napapanood sa YouTube, di ba? Pinandidrip. Pero hindi ko rin sukat akalain yung conductor ng jeep magdadrive ng sports car brand. Yeah, again, sino ba naman ako? Diba? And hindi pa yan kasi panahon ng pandemic, dito ko rin kinita yung isa sa pinakamalaking kinita ko. 3.5 million panahon ng pandemic, June. Bumili po ako ng brand yung Ford Mustang. Grabe no, yung Genesis ko nagkaroon na ng kasama, Ford Mustang. And ang nakakatawa niyan, sinetap ko agad yan, pinaganda ko agad. Kasi may rental pangarap ko talaga ng mag-drive ng magagandang sasakyan. Diba? And ang malupit niyan guys, June ko yan nabili. After ng July, nag-checky kami mag-asawa. Ano? Ganyang kalaki yung kinita namin, 2.7 million July 2020. Pandemic pa rin yan. And dito ko nabili yung, syempre, pangarap ko na ano, Ducati. Diba? Nabili ko siya ng cash. And nakakatuwa kasi, after nyan, ito pala yung September. Sorry. Ito yung September, yung 2.7 million. Yung kanina, yung July, 1.3 million kinita. Ito, 2.7 million. Diba? And yan naman yung ano, pinang-invest namin ng hub, bagong hub. And this ano lang, January 7, 2021. Nag-check in naman ako ng tubig. Diba? Ilang days pa lang yung nakakalipas. No? And pag sinilip nyo yung DTC ko, pakita ko sa inyo. Anong date yun? January 7, 2021. So this year yan, 2021. And pag sinilip natin yung actual na DTC ko, kung magkano na, January 7 lang yun. Eh, anong date tayo ngayon? 16. Ilang days na yung lumipas? 9 days. 9. Pag tinignan mo yung account ko sa Empowered Fusion Racing. Nilalamig ba? Nakatay ko na yung isang app. Isa na lang yung gumagana. Bawas na tayo. Tingnan nyo, magkano naman available balance mo. Isang account lang yan, 837. And pag sinilip mo yung iba, yung isa may 837, yung isa may 8,000, yung isa may 99,000. Yung isa may 11,000, yung isa may 7, yung isa may 27,000. Yung isa may 75. Almost
So, kaya ako, sipag ko pa rin mag-develop ng leader, mag-support sa leader. Kasi ilang account ko yung nasa kaso. Guys, ngayon pa lang mag-ready kayo ng mga account nyo. Kaya importante yung VIP account. Kasi kamukha ko, naka-15 account ako. Ang dami kong kikita ng account sa akin. Kaya ganyan kalaki kinikita ko. Importante yung VIP account, 15 account, may turo nyo sa mga kababayan natin. No? Kasi doon sila mas bibilis, doon sila mas kikita ng mas maganda. Okay, pwede sila kumuha ng isang account eh, tatlong account eh. Pero parang ordinaryong distributor, reseller lang sila lang. Mas maganda pag yung VIP at tinuro nyo. Bakit? Naturuan natin sila, natulungan natin sila na kumita ng mabilis. Okay? Kasi yun naman yung goal natin. Medyo konting puhunan lang yan, pero mas maganda yan. Pagdating ng panahon, papasalamatan nila ako. And eto naman yung sa account ng business ko. Ganito kaganda yung empower. $438. Okay, so, eto yung buhay na nag-iipit. Workout lang natin, tagayin lang natin, bakit ka mamiinip. Kung alam mo, dito payamang ka. Samantalang nung nagtatrabaho ka, ilang taon ka na doon, di ka naiinip. Tama? Yes. Dito, isang linggo ka pa lang, mayinip ka ba? Isang buwan ka pa lang? Alam mo dito, payaman ka. At least dito, mapagod ka man, mapuyat ka man, magutom ka man, alam mo, payaman ka na. Wala ka pa sa empowered, nagugutom ka na, napapagod ka na rin naman eh. Tama ba? Mapuyat ka pa rin naman eh. Ano pinagkaiba? Dito mo gamitin yung pagod at puyat mo. Dito mo gamitin yung diskarte mo, yung talino mo, yung daldal mo. Dito mo gamitin, payaman ka. Tama ba? Dito na nagkakaroon ng kabuluhan yung mga talento natin. Okay? Ito, trabawin natin, workout natin, sama-sama tayo aabot sa mga pangarap natin. Para this 2021, pag-uwi nyo sa mga magulang nyo, pag-uwi nyo sa mahal nyo sa buhay, dala-dala nyo yung resulta nyo yung porto nyo. And ipagmamalaki mo, Nay, Tay, eto na yung resulta ko. Tama? Tumigil na po kayo sa paghahanap buhay. Ako naman. Kung kunti, maibibigay nyo yung mga pangarap ng mga magulang. Nakakatulong kayo sa mga kapatid. Tama? And makakatulong kayo sa ibang tao. Yan ang goal natin, yan ang mission natin sa Empower. Pag yan ang mission mo, pagpapalain ka, i-bless ka. Tutulungan ka ng Diyos. Bakit? Ang gusto mo makatulong din. Kaysa ang mindset mo, kumita ka, yumaman ako, puro sa'yo lahat. Mahirapan ka maging successful. Tama? So gawin natin, tumulong tayo sa mga tao. And naniniwala ako, lahat kayo na nandito is potential kayo sa negosyo mo. Walang pinipili rito sa negosyo natin. Matanda, bata, may pinag-aralan o wala. Basta gusto mong abutin yung mga pangarap. Yes. Okay? So guys, napakaswerte natin kasi maraming tao ang hindi pa nila alam ang empower. Tayo alam na natin. Tama? Tayo, ginagayin pa tayo para abutin yung mga pangarap natin. Maraming pang tao hindi nakakaalam. So i-share natin yung opportunity para makatulong tayo sa mga tao. Okay? So, I'm Rafael Vergara. Good morning sa inyo.